Isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang napinsala matapos dikitan ng isang Chinese fishing militia vessel. Sa gitna yan ng mga diskusyon para sa pagpapanday ng Code of Conduct sa pagitan ng China at mga bansa sa ASEAN, nakatutok si Chino Gaston. Kuha ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng dikitan at kumayod sa kanila ang Chinese militia vessel na yan noong umaga ng October 11. Binuntutan at ilang beses daw noong subukang harangin ng Chinese militia vessel ang BRP Dato Cabaylo na nagsasagawa ng routine maritime patrol malapit sa Pag-asa Island. Dahil sa insidente, nagkaroon ng yupi sa kanang bahagi ng bow o harapan ng barko. Ang mga patuloy na insidente ng pangaharas ng China ang ipinunto ni Pangulong Marcos sa katatapos na ASEAN Summit sa Laos. Sa kabila nito, bukas pa rin daw ang Pilipinas na makipag-usap at makahanap ng mapayapang solusyon sa tensyon sa West Philippine Sea. Pero ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., mahirap simulan ang makabuluhang dialogo kung patuloy ang mga ginagawang pagbangga, panggigipit at pangaharang ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Committed talaga sila sa dialogue pero committed din sila sa illegal action. Yun ang problema. Isa sa mga nakikitang solusyon sa problema sa South China Sea ang pagbuo ng Code of Conduct sa pagitan ng China at mga bansa sa ASEAN. Pero duda raw si Secretary Teodoro kung seryoso ba talaga ang China na mabuo nga ito. We look forward to good faith discussions. And the President has given the marching order that he looks forward to good faith discussions and we will comply. And do you see now a good faith, yung on the part of China? Right now, I honestly speaking, I do not see that. And the President also echoed that in saying that we cannot cast a blind eye on what is happening in the West Philippine Sea. Sa ulat ng Reuters, hinarang umano ng China at Russia ang proposed consensus statement ng ASEAN countries kaugnay sa South China Sea. Ang impormasyong yan galing sa di pinangalan ng opisyal ng Amerika at nangyari noong Huwebes sa East Asia Summit sa Laos. Sabi ng US official, take it or leave it draft na umano ito ng ASEAN at suportado ng Amerika, Japan, Australia, South Korea at India. Wala pang tugon ang China kaugnay rito. Gayun din sa mga pahayag ni Secretary Teodoro. Tingin naman ng security analyst na si Professor Renato De Castro. The ASEAN members want a binding code of conduct that has of course the power of an international treaty. Yes. China doesn't want a binding code of conduct. China is using the code of conduct to basically prevent ASEAN members from having security engagements with their treaty allies. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras.